Sa ibang balita, maging mga generation company o yung mga nagsusupply ng kuryente, apektado rin ang indefinite temporary restraining order ng Korte Suprema sa dagdag singil sa kuryente. Nangangamba tuloy ang Department of Energy na baka magdalawang isip ang mga ito na palawigin pa ang kanilang negosyo. Balita natin ni Julius Segovia. Sa indefinite TRO ng Korte Suprema sa power rate hike noong Disyembre, damay pati ang mga generating company na nagsusupply ng kuryente. Ibig sabihin, hindi rin nila makukolekta ang utang ng mga distributor gaya ng Meralco na kumuha sa kanila ng kuryente noong Nobyembre kung kailan isang buwang nag-maintenance shutdown ng Malampaya facility. Ang kinatatakutan ngayon ng DOE, baka raw magdalawang isip na ang mga generating company na palawigin pa ang kanilang negosyo at hindi na magtayo ng dagdag na planta. Kasunod ng indefinite extension na inisyo ng Korte Suprema sa umiiral na TRO sa power rate hike noong Disyembre. Pag nagkataon, apektado nito ang supply ng kuryente. Ang worst scenario na nakikita ko is they run out of fuel. Ang expansion nila at ang repair ng mga nag-crack-crack na mga turbina, ang worry ko na wala na silang pampaayos. Kung tutusin, pansamantalang ginhawa lang daw ang TRO extension sa consumers dahil nakabitin lang naman ang power rate hike na ayon sa ERC hindi dapat humigit ng 50 centavos imbes na higit 4 na piso. Kaya ang mga militante, bagaman ikinatuwa ang indefinite extension ng TRO, ang tuluyang pagbasura pa rin sa ipinatigil na taas singil noong Disyembre ang kanilang giit. Ang tinitiyak lang ng Department of Energy, di makararanas ng brownout ang Luzon hanggang matapos ang panahon ng tag-init. Balik operasyon na kasi ang karamihan sa mga plantang nag-maintenance shutdown, kabilang ang Malampaya Natural Gas Facility na sumailalim din sa pagkukumpuni nitong Semana Santa. We don't see any yellow alert. Matatapos yung April for the entire May. At araw-araw kami nagdunubina as part of the DOE contingency plan, okay? Na walang babagsak na planta. Dalawang unit na lang ng Kalaka Power Plant ang hindi pa rin tumatakbo, pero kaya naman daw tugunan ng Malaya Thermal Power Plant na laging on standby sakaling humigpit ang supply ng kuryente. Julius Segovia, GMA News.